Linawin lang po namin, sir, based on your current and updated po na data, gaano karami na po ang casualties so far dulot po nitong Karina at Habagat? Opo. Yung ulat na ito, kagabi yung cut-off namin at 10 o'clock kagabi. Ang bilang nung naiulat na nasawi, 13. Validated na yan. Okay. Subalit, kagabi pa yan, wala pa yung mga dagdag na ulat dahil abala tayong lahat dun sa pag-responde. Kasagsagan kahapon eh. Kaya lahat halos ng tawa natin na doon sa pag-responde, napakaraming tawag. Sa opisina namin na humingi ng rescue. May kita 150 distress calls yung natanggap ng opisina. Kami pa lang yan. Wala pa dyan yung MMDA. Opo. Mga LGUs. Talagang malawak po yung epekto sa atin kahapon eh. I understand. Yusek, yung 13, can you give us a quick breakdown lang po anong mga cause po nitong pagkamatay nito at sa kasaan-saan pong area? Kadalasan mo, landslide talaga yan. Landslide. Landslide. Yung iba na lunod. Sa ano to eh, merong isa sa Nasugbu, Batangas. Mm-hmm. Apat sa Batangas. Apat. Lima sa Batangas. Lima. Doon sa lima na yon, apat landslide yon. Mm-hmm. Sa Agoncillo. Yung sa Nasugbu naman, na bagsakan ng puno. Mm-hmm. Meron din sa Region 9, apat din yan, mudslides. Parang landslide din naman yan, pero mudslides. Mm-hmm. Region 10, meron isa, nalunod. Mm-hmm. Region 11, isa rin nalunod. Sa farm, dalawa, nalunod. So, 13 yan. Sana, huwag nang madagdagan. Kaya lang, malakas kahapon eh. Meron din nawawala pa. Ilan po? Hindi ko lang alam sa ngayong umaga kung nakita na dalawa, isa sa Kainta, Rizal, at isa sa Bukidnon, sa Maramag. I don't know, Yusek, kung nakarating na po sa inyo, may parang nakuryente po kasi sa Manila. Oo, ibabalidate pa rin ho namin yan, pero wala pa ho yung report sa amin ngayong umaga. Baka mamaya ho pumasok na sa report. Okay, so for validation po yung nakuryente sa Maytayuman na binabanggit nga po. Opo. So technically, wala pong casualty so far sa NCR? Wala pong ulat dahil kagabi pa lang talaga na-overwhelm ang lahat dahil sobra. Niya, wala namang hindi naman nag-landfall. Kagaya na nabanggit nung taga-Pagpasa, Habagat Enhanced Habagat. At ang naapektuhan sa atin, actually, 7 rehiyon plus Metro Manila, so maliwalo. Ang naapektuhang mga mamamayan natin, mahigit 23 ang mga pamilya, 23,000 plus ang nanghingi ng mga tulong sa atin. Natulungan naman halos lahat, 83%. Sa balik, wala pa yung Metro Manila data natin. Sa Metro Manila talaga napakaraming sobra. Sabubong na nga yung mga kababayan natin. Nakakalungkot, Yusek, no? May datos na po ba tayo so far? Gaano kalaki ang naging pinsala po? Although patuloy pa rin po tayo nakakaranas pa nga ng mga pag-ulan at may baha pa rin po sa ibang area. Pero may mga tulay din po kasi dito na, may mga tulay na dito pa mismo sa Metro Manila ang mga na-damage din po kasi. Baka meron lang po kayong initial assessment po kung gaano kalaki na po yung mga pinsala at ano-ano po yung mga grabe. Ito wala pa yung sa Metro Manila nito kasi again, kinat-off namin kagabi. Doon sa 7 rehiyon na kasama sa ulat kagabi, ang mga naapektuhang mga kalye, marami, 42. 28 dyan, hindi pa nadadaanan. Yung mga tulay naman, 14. Yung mga, then maraming power outages, yung mga nawala ng kuryente. Sa ulat, 19. Again, wala pang Metro Manila dyan. Pag mumasok yung Metro Manila, siguradong tataas yung figures na yan. Bakit po medyo nahihirapan makapasok agad yung datos sa Metro Manila, sir? Just for the record, compiling na po ba? Hindi po. Hihintayin naman po namin kasi mga... Kasi unique po ang Metro Manila. Ang disaster management ng Metro Manila is under MMDA. Mm-hmm. Ang regional natin dyan, chairman, is headed by MMDA. Kami po ay vice chairman. Nagtutulungan po kami. Subalit yung official report, hihintayin po namin sa kanila. Okay, I see. Kasi syempre, dapat mabilis po yung yung pagbigay talaga ng mga datos, no? Kumbaga, Metro Manila ito. Oh. Pero, sir, lang po,
kahapon, idineklara na po yung state of calamity para lang din po malaman ng ating mga kababayan. Ano po mga naging factors lamang po sa pagdedeklara ng state of calamity sa NCR? Again, Ben, sa national level, may mga parameters na isinusunod. Halimbawa, ang naapektuhan populasyon dun sa lugar na dideklara ng state of calamity, minimum of 30%. Yan ay base sa ano yan, yung naging NDRRMC Council Resolution dati, no? So 30% ng populasyon yung naapektuhan, halimbawa lang yan. At yung kabuhayan naman, at least 15% yun na sila makagalaw at hindi nila kayang tulungan yung sarili nila. Dinideklarahan na yun yan ng National State of Calamity upang makatulong na official at allowed kami. Kasi pag wala akong ganun, mamumroblema ang national agencies sa COA naman natin. Hindi kami po pwede. Yan ang significance ng pagdedeklara niya. Yung pondong para sa emergency magagamit. At taligtas naman kami sa paggamit at pagtulong ng pondo dahil may state of calamity declaration. Subalit, hindi basta-basta din i-declare yan. May mga parameters po yan. Ganun din naman sa mga local declarations. Halimbawa, yung probinsya, yung barangay nga, pwede rin. Meron din sila mga parameters na sinusunod. Nahawig dun sa national parameters natin. Sir, 15 years after pong maranasan yung ganitong klaseng impact no nung bagyong Ondoy, ano po ba to? Tayo po ba yung nabulaga ulit? O kasi ang sinasabi ho ng iba, dapat doon napagandaan na ito, El Nino pa lang. Ano pong sagot lang dito ng mga authorities? Oh, ganito po yan. Una-una, maalala natin, bago kahapon, ang napakaaga nga natin, marami nga pong natuwa na all nagpasalamat dahil napakaaga naman natin dineclare yung pagsuspende ng klase at ng trabaho. Mm-hmm. Yun nga lang, trabaho sa pamahalaan dahil hindi naman namin saklaw yung pagbabawal sa private sector. Ngayon, talaga kung iba ho talaga pagkalikasan wag nang magsisihan doon. Talaga namang hindi nagkulang naman ang pag-asa sa pagsabi ng kanilang mga warnings, di ba? Ang talagang kailangan natin ganito, diretsahan. Kailangan pa nating palakasin o pag-igihin yung kapabilidad talaga ng ating mga local government units. Kasi kahit ano pang gawin natin, talagang normal na halos sa atin itong kalamidad . Nabanggit nga kanina, hindi pa ito El Nino, no? So, dun sa paghanda natin, maraming bagay yan. Dun sa warning, maganda na yung warning system natin, hindi na tayo nabubulaga doon. Ang nabubulaga tayo, kung kaya ba talaga natin natugunan yon, nandun yung gap natin. Meaning, meron ba tayong mga rubber boats? Di po ba? Meron ba tayong mga trained na mga rescuers? Pinabibilang ko na po yan, subalit syempre, hindi po namin na saklaw ang local government unit. Ang hirap din po ng sitwasyon nila . Opo. Hindi so, naman sir, mayamang bansa po tayo. Ang sinasabi ho ng marami, hindi kaya nagbara yung mga drainage system? Kasama po yun. Tama po yun. Subalit sa volume po talaga na in fairness po sa MMDA, halimbawa, no? Kahit sa Marikina at yung mga ibang mga nabahan lugar dyan sa Meros Boulevard, mabilis din nilang na i-pump out. May mga pump sila na magaganda na ho talaga . Minomonitor po namin yan, yung mga baha. Mm-hmm. Mga ilang oras lang, natatanggal din nila yung baha doon sa kahit malaking volume ng baha. Subalit, hindi rin yun ang solusyon kasi tama kayo. Kailangan ng tulong natin mga kababayan pag tulungan natin. Yung ugali ba ng karamihan na tinatapon sa ilog o sa creeks, yung mga basura, talagang babara po yan. Kahit linisin nung linisin yan, maniwala kayo. Opo.